Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagkilala kina Direk Carlo J. Caparas, Pitoy Moreno at dalawang iba pa bilang national artist. Inabuso umano ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang kanyang kapangyarihan sa paghirang sa apat na hindi dumaan sa selection process. Ang wagi at sawi sa National Artist Award, trending na. As national artists are declared invalid and set aside for having been issued with grave abuse of discretion. Sawi sa issue ng National Artist Award ang mga natanggalan ng parangal base sa desisyon ng Korte Suprema. Kabilang dito ang nobelista-direktor na si Carlo J. Caparas, theater actor Cecil Guidote Alvarez, architect Francisco Maniosa, at couturier Jose Pitoy Moreno. Ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang pag-awad sa kanila ni Pangulong Gloria Arroyo noong July 2009. Nagkaroon umano ng grave abuse of discretion sa panig ng dating Pangulo. Tanggap ni Caparas ang desisyon. Bonus lang daw sa kanyang matagumpay na career ang anumang parangal. Para sa akin naman, yung national artist, bonus lang yan dahil ang tunay na medalya ng karangalan na natanggap ko dito sa pagsusulat ko sa comics, bilang director ng pelikula at ng mga teleserye sa telebisyon. Wagi naman ang pakiramdam ng mga bumatikos at nagprotesta laban sa paghirang kina Caparas, Guidote Alvarez, Maniosa at Moreno. Para kay National Commission for Culture and the Arts, Chairman Felipe De Leon Jr., ibinalik ng Korte Suprema ang integridad ng institusyon ng sining. So ang President's prerogative, palagay ko ay limited lamang, sabi nga ng aming legal counsel, limited lamang sa pagtanggal ng isang sinamiting pangalan kung makita na mayroong grave abuse of discretion ang committee. Pwede pa rin namang ma-nominate sina Caparas bilang national artists, pero dadaan sila sa proseso. Pero ito po ang tanong, sino nga ba ang dapat magpasya at kumilala sa mga national artists? Ang Pangulo, ang mga eksperto, o ang publiko?